Tama naman si Vice President. Talagang unang-una illogical eh. Galing tayo sa pandemic, hindi pa nga tayo nakakahawon doon. Tapos, ang mga bata excited pa sa face-to-face na pag-aaral, aalisan mo ng masasakyan. Eh, para mo nang, para mo rin sinasabi, gusto mo manatili silang mangmang para nang sa ganun, nadidiktahan mo kung anong, ano yung mga maling turo. Kaya ako, wala akong kamur-amur dyan sa Alliance of Communist Teachers eh. Communist? Akala ko ba? Alliance of Concern. Communist pala ang bagong meaning niyan, Sir Jay? Eh kasi hindi mo pwedeng sabihin concern because apparently hindi sila concern eh. Iba ang kanilang naisisulong, yung kanilang baluktot na paniniwala at gustong patahubi ng gobyerno. Alam naman na, di ba na talaga okay. Tapos kunyari pa sila, ayaw pa nilang matawag na pulaan. Eh sila yung nagpasa pa ng resolution sa Kongreso na pinapabilis sa Anti-Terrorism Council, yung Communist Party of the Philippines New People's Army, as a terrorist organization. Sir James, how big is a factor po na ang ikalawang pinakamataas na lider ng bansa ay matalas pong pananalita laban po dito sa mga makakaliwa at walang panama po kanilang mga balak, sir? Hindi, mabuti na kasi yung prangka-prangka. Kaya ako, kaya ako hanga sa Vice President Sara, kasi she means no word para sabihin ang totoo eh. Pag sinabi niya, kasi i-sugarcoat mo pa ba yan? Alam mo namang mali yung, kasi supposed to be teacher sila eh. Kung teacher ka, ang primary obligation mo sa ilalim ng batas, sa ilalim ng yung sinumpaan na, kasi vocation yan eh. Sa akin, ang pagtuturo ay isang vocation kasi unang-una, hindi naman kalakihan talaga ang sweldo dito sa Pilipinas. Pinili mo yung kursong yan kasi gusto mong ibahagi yung natutunan mo at para maalis yung kamangmangan ng mga Pilipino. Ngayon, kung ikaw ay isa sumasag ka sa pamamagitan ng pagsuporta sa isang tigil pasada na unang-una, mali yung pinaglalaban eh, MJ, no? Kasi ganito yan. Ang sinabi nila, kontra sila dyan sa modernization ng jeepney, yung phase-out ng jeepney. Unang-una, yung jeepney natin, talagang matagal lang dapat pinaisout yan, as early as 1986. Napagbibigyan. Kasi political consideration ng araw, walang political will. Until finally, nung maupo si Presidente Digong, at saka si Secretary Ad Duterte Tugate, ay gumawa na sila ng programa. Ang layo-layo naman ang kanilang sinasabi, nakalimutan nila yung programa ng gobyerno na 5-6-7. Yung 5-6-7 sa modernization, number one, hindi driver ang operator ng mga jeepney. Kahit na sino pang ano dyan, kahit anong klase pang sasakyan, ang driver yan, may mamaneuhin. Ngayon, bakit sila namang problema doon sa operator? Number one, ang pag-operate ng public transport is a privilege, hindi ang karapatan. Ikaw ay gusto magnegosyo, humingi ka ng pribileyo, nag-a-apply ka ng prangkisa. Ngayon, pag nagnegosyo ka, nangangapital ka. Kung ayaw mong mangapital, ayaw mong palitan yung bulok mong gamit, eh huwag ka magnegosyo, pribileyo yun eh. Karapatan ng Estado na sabihin sa'yo, oy, gusto mong magnegosyo, kinakailangan tiyakin mo. Maayos yung sasakyan mo, hindi bulok, hindi tumitirik, hindi outmoded, hindi umuusok. Lahat yan yan ay kinokorek na nung modernization. Eh sinasabi lang milyon eh. Eh talagang milyon, gusto mo magnegosyo eh. Oo. Eh ba, hindi naman ang driver talagang ang apektado dyan yung operator, pero ang driver ang nag-iingay. Kasi pag binago lahat yung mga sasakyan na yan, pag nangailangan ng driver, mag-apply lang sila. Meron naman silang magiging ano eh. Magiging i-drive sila eh. O, tingnan mo ngayon. Sino binapahirapan nila? Sarili nila. Ang pandemic, wala tayong kinikita. Kaya mabuti na lang, nauntog yung piston Caloocan chapter eh. Yung biyahing monumento. Kaya nagsalita sila kanina, few minutes before kayo nag-on the air, nababalik na sila bukas dahil talagang hindi ko wala silang may sasahin bukas eh. Tsaka, Sir Jay, yung, alam mo yung sa laki ng factor ni VP Sara na kung hindi siya nagsalita ng ganito katalas,
eh, malamang sa malamang eh, may pagkakataon, may chance pa na magtagumpay itong sinabi ni VP Sara na communist-inspired moves or tactics para pahirapan ang taong bayan. Totoo naman. Kaya ako nagtataka sa itong leader natin eh. Sabi nila, pan sila para sa taong bayan. Eh, ayaw magsalita at parang takot na takot sila. Tapos ng eleksyon, nanalo na sila. Di ngayon, ibalik na nila sa tao yung ano, yung ang dami, maingay lang sila kapag ka, anong tawag nito, lahat nakikisakay sa Negros. Nakikisakay doon sa isyu ng pagpatay kay Digamo sa malangit na huwang kaluluwa. Pero hindi yan ang isyu. Ang isyu is, itong isang pagkilos na wala sa hulog, tapos hindi sila nag-iingay, di parang na-reasonar sabi nila na okay lang sa kanila. Asa na yung mga maingay na mga leader ko, no? Wala eh. Mabuti na lang nga, at least yung vice president natin, malinaw sa kanya. Hindi tama yung pag-i-strike. Entonces, yan ay ini-inspire. Sino ba nagsusulong yan? Tingnan mo ha. Ang nagsusulong, ang maingay dyan, Piston. Alam naman natin ang alliance niyan. Alliance of Communist Teachers. Talagang hindi ko matawag na Communist Teachers. Pasensya na kayo ha. Front organization din yan. MUJP, yung kuno mo, nasa Free Press. Alam naman natin, halos kalamihan dyan. Puro din galing sa LFS, galing sa College Editors Guild. Puro mga front organizations din ng CPPNPA yan. Di malinaw, iba ang kanilang interes, iba ang kanilang gustong mangyari. Gusto nila magkaroon ng sakyan yung... Tapos ngayon, kita mo, gusto man nila lumabas ngayon bukas, magtataas na naman yung oil. Tapos sisisihin ng gobyerno, worldwide yan. Hindi naman ang, wala naman tayong langis dito, binibili yung langis. Yung mga ganong klaseng at saka mabuti na yung mabuti na yung ginawa ni VP Sara. Prangka-prangka, wala nang huwag sa Bisaya pa, wala yung cover-cover ba? Suti ang yung teod, kamuray na kauyo na na. Da. Sir Jay, mayong gabi si Admar po ito. Ang purpose ng minsan ng itong mga protesta, mga rally, para maipaabot, marinig ng gobyerno yung mga hinaing nila. Pero kahit na nitong wala pa itong protesta, narinig na ng gobyerno yung hinaing. Maraming mga nagko-cover na media sa kanila at umabot pa nga. May position na nga, may komento na rin si Pangulong Bongbong Marcos ukol dito, gumawa na rin ng hakbang ang LTFRB na hindi mo na i-phase out by June yung mga hindi nakapagparehistro na or nakapag-sumama sa mga kooperatiba o mga kumpanya. Malinaw dito, Sir Jay, na talagang ang kanilang purpose lang gumawa ng eksena para magmukha na masama ang pamahalaan talaga. Totoo yun, kasi tingnan mo ha. Number one, kung mayroon dapat nagpo-protesta dyan, yung operators, hindi yung driver. Because the drivers are not the operators, hindi naman sila may hawak ng prangkisa eh. Number two, sila lang naman maingay dyan sa Imperial Manila. Tingnan mo rito sa Davao del Sur. Lahat ng jeepney driver operators dito, miyembro na ng kooperatiba, bumabiyahe na lahat, moderno, naka-aircon lahat, tuwan-tuwa mga pasahero rito. Kasi puro na magaganda yung mga nasasakyan nila eh. Tapos hindi na tumitirik, di ba? Tapos yung mga ruta na dating hindi napapasok ng jeep, napapasok na nung brand and yung modern jeep. Katulad ng biyaheng Digos Kapatagan. Isipin mo, kung jeep, hindi makakahaw niya, papunta Kapatagan. Pero itong mga bagong sasakyan, nakakarating hanggang sa Mount Apo National Park. And it's hindi lang dito, all over the country, except for Metro Manila. Kahit pumunta ka ng Cebu, lahat ng except, meron pang mga mangilan-ngilan. Alam ko, sinag-aari muna tayo. Ang problema ng gobyerno natin is atras abante. Subukan mo sabihin ng LTFRB, hindi na, wala na extension yan. Kung ayaw nyo, wala kaming magagawa. Pag lumabas kayo, impound namin yan. So dapat ganun ang ginawa eh. Pag mga bulok na sakyan, pag tumirik, hindi mo naalis kagad, dadaling doon sa Malagos, magbabayad ka sa kwan ng malaki ang multa. Di sunod lahat, di ba? Ganun lang eh. Ang kwan kasi, ang Pilipino, lalo na itong mga kaliwa,
eh hanggat may makakahirit, hihirit yan. Pero pag sinabi mong wala na yan, hindi naman iimik yan. Kaya lang kasi, yung ating ng, ano, yung sistema, kapareho niyan, June, in-extend na naman nila hanggang December kasi yung mga senador nating tinamaan ng Buenas, sila pa nagre-request ng ano, imbis na katuwang sila sa pagpapaganda ng ating buhay. Meron pa nang sasabi, hindi, tourist attraction yan. Tourist attraction nga kung maayos. So, paano naging tourist attraction pag tumirik yan? Di ba? And after po nito, sir, kasi marami namang mga suggestion din, yung ilan, na malayo naman silang nakakapag Explain ko lang, sir, ha? Oh, sige po. Ang ganda ng programa ng gobyerno, eh. Mm. Alam mo, kung ako dati akong operator ng jeep, biyahin Davao City, Mandug, eh. Mm. Kung yan nangyari yan noon, nung panahon ko, baka mamaya, gabihin ako, yung sinabi ko kanina, 5-6-7, isipin mo, ha? Anong tawag nito? 7 years to pay. Yun ang 7 eh. Tapos may 5% lang ang down payment. Kasi pinalalabas na, ang layo-layo ng pinalalabas na, 20% di down payment, wala silang pan-down na gano'n. Tapos may subsidy pa ang gobyerno na 165,000 na pang ano nila, pang equity nila. Saan sila nakakita noon? Diba? Kaya ano eh, hindi ko makita yung logic, bakit sila ayaw sa modernization kung totoong gusto nilang maayos yung kanilang pamumuhay bilang driver. Hindi ba? Ang sarap-sarap magmaneho ka, ka-aircon yung sasakyan mo, ha? Hindi ka pinagpapawisan, hindi ka tinitirik. Oh, tapos ang hulugan mo, 6,000 lang, buwan-buwan. Eh, 6,000 buwan-buwan, imposible, maliban na lang kung tatlong babae ng driver, talaga hindi makakahulog, oh, yung operator, eh. Oh. Since ikaw po ay nagkapag-operate ng PUJ, Ginoong Jay, tingin mo, hindi ba talaga kakayanin? Talagang below minimum ba talaga na wage yung nakukuha ng mga driver o mas mataas pa? Kasi sa pagkakalam ko, every now and then yung mga kakilala natin, mataas pa. Kumbaga, umabot niya ng 1,000 yung kada araw. Mas mataas pa nga sila sa mga minimum wage earner. Alam mo, ako nagmaneho rin ako habang nag-aaral ng kuleyo. Imposible. Kasi ito, ang totoo lang. Pumunta ka sa beer house, mas maraming pera ang driver kaysa sa nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi mas malaking kita eh, sa totoo lang, kung masipag ka. Mm. Ngayon, kung tamad kang driver, eh talagang kulang yan. Tapos tatlo asawa mo, may girlfriend ka pa. Eh, sweet lover na. Ano, mamumroblema ka. Because, ang pagmamaneho kasi kahit anong, kahit sa iba pang profession. Profession kasi yan eh, kaya nga tinawag na professional driver eh. Pag ang profession mo, minahal mo, eh mamahalin ka ng profession mo. Ako ang dami kong kaibigan driver. Diyan sa Metro Manila, 60% ang nagmamaneho Bulanon. Uy, mga Bulanon. Bakit sila nakakapagpaaral ng mga anak nila? Mm. Bakit sila nakakawitong Mayo para makipiesta sa Bohol? Mm. Despite the fact na driver lang sila, ang mahal ng pamasahe ngayon. Kasi kumikita sila eh, masipag sila eh. Pero yung nagigirali ka, tapos tatagay ka sa kanto. Tapos pag-uwi mo, imbis na umuwi ka diretso ng bahay, dadaan ka muna doon sa isang girlfriend mo. Mm. O kaya dadaan ka doon sa isang puok na marot ang tugtugin at patay sindi ang ilaw. Eh talagang walang mangyayari sa buhay mo. Mm. And maliban dito, actually, meron din akong nakakausap, no, every time na nagko-commute din tayo, Sir Jay, ng mga taxi driver. Mismo nga sila, no, taxi na nga yun, sasabihin pa nila, ay, ano na ako, magsishift na rin ako dito sa mga TNVS kasi malaki yung kitaan, kasi may pangit na yung imahe ng mga taxi ngayon. Parang ang nakikita na ng taong bayan, bulok na dito na sa yung mga TNVS na. So naglilipat na rin sila. Meron akong nakakausap na ganyan. Siguro magandang ganyan din ang mentalidad, no? Na, ng mga... Hindi kita mapalampas, ha? Apo. Kasi binanggit mo yan. Mm. Bakit yung mga pasahero nagtatrabaho sa Makati, sa Ortigas, bakit ang sinasakyan nila AUV? Kasi mas maano eh, mas maluwan eh. Mm. Pwede naman silang mag-jeep.
di ba? Two rides, three rides. Kasi nga, sabihin mo sa 100,000 jeep, ilan lang naman dyan ang maayos? Karamihan dyan, ako ay, matagal ako dyan sa Project 8. Karamihan ang mga jeep dyan, bulok. O nangangamoy ano pa, nangangamoy hihi pa, di ba? Mapantot. Kasi kung saan-saan lang sila pumaparada, takot yung single dyan sa, hindi naglilinis. Oo. Pero hindi problema ng driver yan, problema ng operator yan. Kaya ako inuulit ko eh, kung ang operator ang nagrarally, okay. Pero pag jeepney driver, pag driver, hindi problema yung pagmamaneho eh. Pag maayos ka na driver, wala kang record, hindi ka barumbado, hindi ka nanguumit ng boundary mo, tiyak na tiyak, meron kang mapapasukan. Tulad na lang, Sir Jay, sa amin, sa Cagayan de Oro City, ang gaganda ng mga jeep doon, ang Gagara, Melcar, tsaka Donsal Motors, ang gaganda ng mga jeep doon. Buti sana kung ganun kaganda ang jeep dito sa Metro Manila. Kaya nga eh. Pero kung pa rin, lugi ka pa rin. Ako, ganito yan ah. Ang experience pag jeep, karamihan dyan kasi single eh. Yung mga single owner, single unit, sa totoo lang, pag nagnegosyo ka ng trans-public transportation, kung below 10 units lang, huwag ka na magnegosyo kasi malulugi at malulugi ka. It is, pag bumili ka ng brand new, that's good for 2 years. After 2 years, sakit na ng ulo yan. Mag-uumpisa na, kalpo ng gulong mo, kailangan mo na magpalit ng piston, kailangan mo na mag-ayos ng steering wheel, lahat yan. Kasi wala kang mairo-rotate. Wala kang makakahuyan. Ngayon, halos lahat ng jeep naman natin sa Metro Manila, with the exception of very few, puro kinahoy na yan. Kasi nga, yung mga makina yan eh, bihirang-bihira naman yung makina dyan na brand new. Kaya talagang, Sir Jay, napapanahon at dapat na maisulong itong jeepney modernization program ng pamahalaan. Correct. Kasi sabi ko nga, hindi problema, hindi to, munang-una, hindi tama yung kanilang pinapakalat na mahirap makakuha ng unit. Kasi, kaya nga natin, ang concept ng Marcos administration ngayon, kumbaga parang tinutulungan sila eh. Yung programa ng DOTR noon, DOTC, DOTR, no? Na 567 plus 165, binago na nga eh. Ngayon, kinakailangan yung mga malilit, i-co-op. Yun ang konsepto ng cooperative eh. Kinakailangan magsama-sama kayo, hindi pwede yung puro kayo bida. Sa mundong ito, hindi tayo pwedeng bida lahat. Kailangan magsama-sama sila. O malilit kayo, okay, naintindihan malilit. Kaya nga kayo, ang sabi ng gobyerno, magsama kayo, magkooperatiba kayo, tutulungan namin kayo. Ino-offer nga yan, no? 5% down payment, 6,000 per month, 7 years to pay, 165 subsidized by the government. Saan pa sila nakakita niyan? Talagang ano lang, matigas lang ang ulo. O meron kang ibang objective, kaya ayaw mo. Otherwise, bakit yung ano, ang why does it work in other places? And they say it will work in Metro Manila. I don't believe that. I cannot buy that, no? Kaya nga, obviously, itong nagsusulong na ito, tingnan mo, kasama ba PGDAP dyan? Kasama ba PCDO Acto? Hindi. Kasi yung mga yan, nag-benefit na sila eh. Ang mahinga lang talaga is doon. Tsaka yung grupo ng ano, isinusulong nila, pinipili nila, meron daw yung Pilipino na naka-invento. Sila Marquez, no? Sila Mr. Marquez. Yung air condition daw na jeep. Ang problema dyan, yung road to readiness dyan, how long does it last? Siguro, Sir Kasi, Jay. Opo, sir. Sige po. Sige lang. Opo. Sir, naisip mo namin na, kumbaga, mapahaba ang ating kwentuhan. Pero, sir, siguro huling tanong na lamang, sir, to wrap up our discussion for tonight. Ano po ba assessment po ninyo sa chemistry
ng ating pong sinuportahan na BBM Sara Tandem noong nagdaang eleksyon, Vice President Sara Duterte, President Bongbong Marcos, kanilang pong pamamahala ngayon? Alam mo, ang problema, magkaiba, kasi as far as the Vice President is concerned, tutok siya dun sa assign sa kanya, no? Marami, isa, minsan sa isang kwento natin pag napahaba, meron ako ikukwento sa iyo. Hindi ko pa naikwento ito kay Pastor eh. Bakit yung defense portfolio hindi napunta kay Inday? Mukha may narinig na kaming malalim. Malalim? Oo, malalim. Kasi, simple lang, si Inday hindi mo pwedeng diktahan eh. O, di ba? Kahit na nga tatay niya, hindi siya kayang diktahan eh. O. Di ba? Pero sa ibang usapan yan, pag pinag-usapan na natin yung mga EDCA-EDCA yan, yan, pwede na yan. Oo. Pero ako natutuwa. Sabi ko nga, I think this is an eye-opener for other national leaders. State your position. Tama na yung mga sinauna ninyo na nakikipaglaro kayo dyan sa mga pulaan. Sa mga nais. Isipin mo, nais kayong patalsikin dyan. Nais palitan ng gobyerno. Tapos kumakampi pa kayo. Obvious naman, iba sinusulong yan eh. Kinakailangan na sa panahong ito, kinakailangan prangka-prangka. Gusto ba natin ng matinong lipunan, ng matinong gobyerno? O di, magpinta kayo, kapareho niyan. Isipin mo, itong kaya ako, kaya sabi ko magkaiba eh, dahil si Presidente medyo, hindi ko alam kung tama yung mga chismis, no? Pero ayoko namang pakinggan yung mga chismis na yan. Kaya nagtataka nga ako eh, ang tumal ng galaw niya, no? Kaparang yan, yung mga nangyayari sa airport. Tapos ngayon, naglagay pa sila ng mga poster doon na pinagbabawalan yung mag... Ay, ako, ibang ano ko eh, pinagbabawalan yung camera. Dahil yun ang sagot nila, dahil nagkabisto-bisto, yung mga tauhan nila ang nang nangaharba, nagdanakaw. Kaya ako, sino man, kaya ako tinatanong eh, sino ba pinuno ng lintik na Bureau of Immigration at saka Customs at saka ano, Manila International Airport Authority. Imbis na ayusin nila ang ano, maglinis sila dyan, naglagay ng mga lalaking poster sa mga malalaking poste, binubuli pa ang tao, huwag kayo, bawal mag-camera, bawal yung kunan. Bakit para maliso na libre na naman kayo sa pag magbumulis sa inyo sa mga pasahero? Ako kaya nga ang panawagan dapat dyan. Sige, basta paglabas nyo ng aeroplano, i-on nyo lahat ang camera, tingnan natin kung uhulihin kayo lahat. Kung meron 54,000 na pasahero isang araw na bukas ng asahan nyo ipibilanggo yung lahat. Kasi isip mo, yun ang sagot nila instead of addressing the problem. Sabihin nyo lang, sige, pinabilanggo namin yung nangakaw ng relo sa turista, yung nangumit ng pera doon sa Thai. Sige mo yung lahat, tinila poster na bawal ang camera. Hindi na nga sila makapag-provide ng closed-circuit commission eh. Pagkatapos magbabawalan pa nilang taong bayan, hindi ibig sabihin ka sa bakat sila sa lahat ng nangyayaan dyan sa airport. Sir Jay! Easy lang tayo, ha? ano Monday night? Hindi, nabubwisit ako eh. Kasi, opo. Nagpalit ng tao, di ba? Yan lang presidente. Isang linggo na, wala pa akong naririnig sa kanya. Tapos, ang makikita ko, posters na bullying the passengers by threatening them that they will be in prison if they open their cameras on their Androids. That's stupid eh, di ba?